Hi everyone, I'm Modern Mulan. In this video, ang titingnan naman natin ay ang Crypto Gods. So pag-uusapan natin yung kanyang website, yung shop nila, at sisilipin din natin yung white paper. If you guys want to know more, click that like button, subscribe, and keep on watching. Alright, so now we're at their website, which is CryptoGods.io. Gods with the Z. So yan, makikita nyo na virtual universe siya of fantasy heroes for P2P and NFT gaming. Makikita rin natin sa homepage nila right away yung address ng kanilang token, which is Gods. So you can check it out sa BSC scan dahil natapos na yung pre-sale nila 2 weeks ago siguro. Tapos itong Buy Gods hindi pa siya available, so hindi nyo pa makiklik yan dahil hindi pa siya pwedeng bilhin. Pero ayun, friendly reminder lang na kapag available ng bilhin to, make sure na tama yung address ng pinagbibilhan ninyo dahil napakaraming fake tokens, napakaraming nagsascam. So beware and be safe out there. Punta kayo sa website, sa actual website nila, and then dun nyo na mismo i-copy yung address nila. So let's scroll down and explore more. Ito yung mga scents. Scents yung tawag sa characters na gagamitin natin dito. And as you can see, sa mga Dota 2 players dyan, Crypto Gods is inspired by that. Kaya aesthetic niya, ganyan yung itsura. So we have 4 elements. We have fire, water, earth, and wind scents para sa characters natin. Ang ways to earn natin dito ay napakarami. So we have sense combat, kung saan maglalaban sila. Meron din for marketplace trading, pwede rin tayong kumita through buy and sell. You guys already know this. Meron ding alchemist apprentice, wherein become an alchemist to earn 50% of each alchemical work. Not sure how this works exactly pa ngayon, pero kapag meron na silang additional info, definitely ya-update natin kayo dyan. Ito makikita natin nasa phase 2 na, as well as yung sense rental, wherein pwede natin iparent yung NFTs natin sa ibang player. Yung concept na to is mas kilala natin bilang scholarship program. So ayan, pwede tayo magparent ng NFTs natin, ng cents characters. And then of course, meron ding staking at pawning. Kung gusto nyo makakita ng updated video eventually kapag meron na tayong information about this, kung gusto nyo makita yung actual gameplay or tutorials kung paano mag-stake, paano mag-pawn, paano mag-parent, let me know in the comment section. Comment nyo lang yan para kapag available na yung info, alam ko na right away na gusto nila makakita ng part 2 at gagawa natin kaagad. So ayan, comment lang kayo sa baba. Makikita rin natin yung token distribution nila. So ayan, ito yung pre-sale nila wherein 8 million yung allotted doon. Liquidity pool, 8 million din yung naka-allot. The next highest is, ano ba? Okay, pantay yung seed sale, 1.6 million. Sa marketing, also has 1.6 million allotment. Developers may 400,000. And then, airdrop, 400,000 din. Personally, hindi ako fan ng mga airdrop. Pero, I do get yung purpose sa mga to. Usually, they do this for marketing, to pique interest sa mga tao. Pero, like I said, personally, hindi ako ano sa mga airdrop. Ito namang tokenomics nila. So, pentagram model ang fina-follow nila with 5 main economic pillars. So, yan yung DEX market, non-player investor, central bank, treasury, game alphaverse, and yung sa players. So, ang balancing system nila is ganito. Halimbawa, yung God's token ay nag-dip or bumaba ng negative 5%, ang gagawin nila is may nakareserve agad silang BNB at automatic mag-place sila ng buy order to try to boost that. So, mag-stop lang yon because of 2 things. Either 1, naubos na yung BNB reserve nila, or pangalawa is nag-above or bumalik na yung dating price ng God's token. Halimbawa naman, baliktad yung nangyari. So, nag-increase bigla yung price ng God's token of 10%. Ang gagawin naman is automatic sila mag-put in ng sell order. Tapos, 2 ways para ma-stop tong automatic sell order. Either 1, maubos na yung God's token reserve nila, or 2, na-balance na or hindi na over 10% yung increase ng God's token. So, yun yung way nila of balancing. At the same time, kapag nag-sell sila, they're also accumulating BNB. So, cycle yan, uulit na naman. Yung BNB na makukuha nila from the automatic sell order, eventually, pag nag-dip yung coin, and then, kailangan na nila mag-buy back or i-stabilize or itaas yung price, gagawin is yung na-reserve na BNB yung gagamitin ulit. So, ganun lang siya. So, players and non-players can stake BNB tokens to add to the central bank's BNB reserve. Ito yung na-mention natin kanina, which is also in phase 2 if you remember.
Now, the community can vote on economical decisions such as setting the buy and sell threshold. Users are required to have a staking position in order to participate in the governance voting. So, nothing new. Kapag meron ka ng governance token nila, pwede kang mag-participate sa mga pa-voting-voting. Ayun nga, as long as meron ka ng token and nandyan lang yun, hawak mo or nakastake. So, ito yung roadmap nila. Makikita natin yung mga natapos na nila, yung accomplished na, and what they plan on accomplishing pa. This is phase 1, ito yung phase 2, and phase 3. So, I will link all of this in the description box. So, if you guys want to read more, gusto nyong namnamin talaga yung nakasulat sa roadmap, you can read it on your own time. Ito yung partners nila. So, like I said, right now, hindi pa siya available sa mga exchanges, but we can expect na maging available siya on exchanges like PancakeSwap, eventually, and BabySwap. So, ito yung mga links lang nila if you want to be a part of their community. I will also put these links below if you guys are interested para lagi kayo updated. Itong shop nila, so ito yung mga available nila right now. So, Earth, Water, Fire, and Wind Scent. Sobrang evident talaga ng Dota 2 inspiration nila dito. Yung marketplace nila, so hindi pa available right now. Coming soon pa lang. And then, now silipin natin yung white paper nila. Ang Crypto Gods din ay Oracle. So, if you're not familiar, kapag sinabi natin Oracle, yung price nito is i-maintain nila. Halimbawa, nag-decide ka na pumasok this November, kung magkano siya pumasok ngayon, ganun din yung magiging entry price mo for December. So, ang gagawin nila is, halimbawa, nag-increase yung price ng mismong token nila, which you will use for buying yung mga NFTs nila. So, ang gagawin nila is, bababaan nila yung needed na token for that. Basta yun. Pansin ko lang din sa mga Oracle na projects, gaya ng CryptoMines, if you guys are familiar, ito yung mga nagtatagal talaga. Ito yung mas nag-grow yung community, mas marami nag-support kasi nakikita nila yung mid to long-term vision nila in trying to maintain yung stability ng ecosystem nila. Now, let's go sa white paper nila. Like I said, scents yung tawag sa character. So, ito lang yung elements kanina. And then, gusto kong pag-usapan na itong mga rarities nila and all. Pero siguro mas magandang itakal yung mga to kapag meron na tayong marketplace na available. Pati rin yung mga Legion, Legion Badge, Elan Vital, Oracle-based gameplay, yung mga information na to, feeling ko mas interesting sila kapag pinapakita na natin, kapag napag-uusapan natin sila habang linalaro natin yung game mismo. So, while that's not available yet, lalagay ko muna sa description box yung white paper nila para pwede yung basahin ng kayo-kayo muna. Right now, pag-usapan muna natin yung mga nakikita na natin, yung mga available na. Kagaya netong mga ancient stones. So, bago tayo makapaglaro sa Crypto Gods, syempre kailangan muna natin ng NFT, ng essence character. So, there are two ways para magkaroon tayo ng essence character. Actually, three ways. So, either bibili ka directly ng essence character mo, or bibili ka ng ancient stones from the God Shop, and then itatransmute mo into essence. Ayan. Or yung pangatlo is by treasure chests. So, ayan, ito yung bibili ka ng chest. And then, kagaya na ito, ancient chest, sabi. Meron kang one random ancient stone, meron kang god token, tapos uncommon, two legendary items. Pero personally ako, ayoko nag-treasure chest kasi parang lottery din yung mga to, parang sugal. Hindi ako pinagpala sa mga ganito kaya hindi ako nagpa-participate or bumibili ng mga chest. Siguro kung ako bibili nito, ang makukuha ko is uncommon, tapos 200 god tokens. Mga ganun lang. So, ayun, aside sa ancient chest, meron din crystal, shadow, and holy chest. Hindi pa natin alam yung details dahil, ayan, as you can see, coming soon pa sila. So, ayun, yun yung three ways para makakuha tayo ng cents. And then, pag meron ng cents, pa na tayo mag-start na maglaro ng Crypto Gods. Yung price daw ng ancient stone is 2,000 gods token. Right now, hindi natin makukompute kung magkano pa to dahil nga hindi pa available yung gods token. Hindi pa natin alam kung ano yung exact price niya. Pwede natin compute yung price ng God's token gamit yung price niya nung pre-sale nung mga nakabili. Pero I think hindi na masyadong helpful yun para sa atin dahil lagi namang iba yung price ng pre-sale tsaka public sale. So, wala rin masyadong use kaya hindi natin gagawin. So, yun. One ancient stone is equals to 2,000 God's token. Buying ancient stones daw may have the chance of acquiring a much more rare and valuable sense. So, yun lang yung perks or advantage of choosing na bibili ka ng ancient stone and then ta-transmute into cents rather than directly na bibili. So yun, you can also unlock yung ancient stone through transmutation and turn them into crypto god cents characters. So yun yung sinasabi niya kanina. And then, yung roadmap na cover na natin, revenue streams.
ganito sila kikita. So usually ito yung mga tinatanong ng mga tao, paano ba kikita yung mga developers, paano ba sila mag-aano. Kumbaga parang knowing how they will earn, kung paano sila kikita, parang reassurance na rin yun sa atin na hindi tayo i-rug pull, na hindi lang kukunin yung pera natin basta-basta. So yan, eto nga daw, may mga transaction streams sila. May commission fee of 5% from the God Shop revenue, another commission fee of 5% for each marketplace God's token transaction. And then in the future, baka daw magbenta sila ng upgrades na may mga skins, items, aesthetics, skills, and other consumables. So yung Crypto Gods treasury din nila will be accumulating 95% of the God's Shop's revenues to be distributed as staking rewards. Ah, okay. Okay, so sa God's Shop, di ba pag bumili tayo, 5% is transaction fee, yung revenue stream nila. And then yung 95% will be directed sa Crypto Gods treasury mismo para maging rewards for the staking. In the future, the treasury will be fully owned and governed by the community of God's token stakers. Sorry kung medyo mukha ko multo guys kasi hindi ko alam babaan yung brightness ng screen natin. Anyway, so eto yung Crypto Gods core team. We have Nick, yung CEO and founder, and meron din tayo mga Filipino members dito such as Sir Nathan V, ayan, co-founder and the chief marketing for global expansion. Tapos we also have Sir Mark Go, the lead game developer. Ang shy type na si Sir Marvin Shy, ayan. And then we also have Kevin Safitri, another Marvin G, ayan. You guys can read all about them sa kanilang white paper. Again, nakalink yung mga to. And then, eto rin yung mga other members. So, sila naman yung nasa back-end office team. So far, ayan yung mga information na alam natin about Crypto Gods. What do you guys think of this game? Sa mga Dota 2 lovers dyan, pasado ba sa inyo etong Crypto Gods? Yes or no? Let me know in the comment section below. I would also love to know kung anong mga features ang in-expect nyo dito and other comments that you might have. Kung may mga video requests din kayo, feel free to comment those below or you can message me on Facebook and Instagram at Modern Mulan. If you guys want to watch more crypto-related videos kaya ng other NFT play-to-earn games or maybe trading, I got you covered. Napakarami nating videos on our channel just for you. Anyway, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Sana may natutunan kayo. I hope you found value in this. Sana rin makausap ko kayong lahat sa comment section. Thank you so much!